Ako po si Luella, isang ina at small business owner sa Sydney, Australia, at ito po ang aking lockdown diary. Ang Sydney, Australia po ay naka-partial lockdown lamang. Ang ibig sabihin po ay nakakapasok kami sa work or sa school or sa mga commercial businesses. Ngunit may mga restrictions lamang po kaming dapat sundin. Ang aming pong mga kaibigan sa Victoria or State of Victoria, kasama na po ang Melbourne dyan, ay naka-full lockdown na kung saan po lahat ay bawal lumabas except for an hour of exercise or para mag-shopping lamang po. Ito po ang aming local pub. Tingnan po natin kung ano ang nagbago sa aming pub. May restrictions po ang bilang ng mga tao ngayon sa pub. Tingnan po natin sa loob. Muling bukas na ang mga pub dito sa Sydney. Ngunit may kailangan po kayong gawin bago kayo pumasok. Kailangan po ninyong mag-register sa pamamagitan ng paggamit ng QR code. Ito po ay para sa customer tracking. May mga sanitation centers or stations sa loob ng pubs. Hi, Veronica! Hi, how are you? Hi, girl! Well, I'm just getting temperature check you. You are good to go. Alright, sanitize. So oh, I'm sorry. Ito po ang aming ginagawa ngayon sa gym. Yan, so mag-workout tayo. At pagkatapos mag-workout, you have to sanitize your equipment. Ayan. Magandang hapon po. Nandito po ako sa aking gym ngayon and I have a new friend. Her name is Veronica. Hi, kamusta po kayo? We just met and we just finished our workout and I was just telling Luella that taga-Cavite po ako and we're both Bicolana. So that's exciting. Yeah, and look at you. You are still attending the gym kahit na tayo ay naka-COVID lockdown. That's right. Yeah. Meron din po akong dalawang anak at home, so keeping busy and making sure we're still fit. Yeah, so tell me, how is it different now with this gym? Like, did you notice anything different? Definitely. We're very much stricter in terms of our like health and hygiene practices, which is really good. But apart from that, we're still a community and it's still always really nice to come to the gym. Hi, so I'm just having lunch with my friend right now and we're trying this new technology they have in the restaurant where you can order, place your order via QR code. So here you go, this is how it works. You place your phone over the QR code and it should direct you to the restaurant's website. Let's try it again, that side. Let's try it again. Click. There we go. So, yay! I can then pick what I want to eat. And I'm feeling like chili basil stir fry, so I just have to look for it. Where is chili basil? And what's great about it is it's contactless. Ihahatid po namin ngayon ang aming anak sa daycare. Lorenzo, say hello to everybody. Hello! Alright, let's go. Let's have a look. So you are 36.7. You're good to come in, Lorenzo. You want to say goodbye to mommy? Bye. Kakasundo lang po namin sa aming anak. Meron po siyang sipon this morning. So the teacher called us at sinabi po na kailangang ipatest siya sa COVID. So yun po ang patakagan dito. Kung may sipon ng inyong anak, kailangan niyong dalhin sa COVID testing center o sa family doctor. So yan po ang gagawin natin ngayong umaga. Nandito po kami ngayon sa drive-thru COVID testing na malapit lang sa bahay namin. Naghihintay po kami ngayon sa aming testing. Habang naghihintay kami sa pila, binigyan kami ng mga libreng face mask. Na-
nandito po tayo ngayon sa QE Food Stores. Ito po ang unang tindahan na binisita ko noong Marso at wala nga po silang stock ng hand sanitizer. At ito po ang dahilan kung bakit ako nagsimulang gumawa ng aking product na hand sanitizer. Ito po ang mga nagbago sa retail shop dito sa Sydney. May mga designated na hand sanitizers, may mga markings sa floor upang ipakita na kailangang sundin ang 1.5 meter distance. Ito po ang health and beauty aisle. At gaya nga po ng nabanggit ko, dito nagsimula ang aking paggawa ng hand sanitizer. Ayan, naayos ko na po ang aking products, kaya maayos na siya ngayong tingnan. Ngunit kung makikita ninyo, ang aking hand sanitizer, dalawa na lang ang natira sa maliit at apat dito sa malaki. Lagi ko pong iniisip kayo dyan sa Pilipinas, ang ating pong mga kaibigan, kapamilya dyan sa ating bansa. Alam ko po na ibang-iba po ang inyong kalagayan dyan. Maswerte po kami dito sa Australia. Sana po ay malaman ninyo at maramdaman ninyo na kami po ay laging nag-iisip at pinagdadasal kayo dyan. At sana po ay makayanan po natin itong panahon na ito.